Magandang araw na naman mga amigo at amiga. Isang magandang pagluluto na naman ang gagawin natin at masarap na pagluluto. Ang gagawin po natin ngayon is adobong atay. Pagka nagustuhan nyo ito ang aking video, please subscribe, like, share and comment po. Don't get out the channel. Tara, luto na tayo. Siyempre, meron tayo dito ng siyempre adobo. Di mawawala ang toyo, suka, oyster sauce. Ito depende po sa inyo. Sa amin, ito yung Don Quixote style ng pagluluto ng adobong atay. At saka meron tayong paminta. Ginagay ko na po yung sibuyas. Meron po tayong bawang laurel. Optional po ang bawang ang sili ha. Kasi mahilig po kami daw ng aking amiga. Kung mapapansin nyo, meron po kami laging may sili. At ang bidang-bida sa ating lutuan, syempre ang ating atay. Ito po ang i-adobo natin. Okay, simulan natin mga amigo, amiga ang pagluluto. Tara na, okay. Simulan na po natin. Ang una ko pong ginagawa, binababad ko muna siya. Lagyan natin dito yung atay. Lagyan natin yung atay dito. Dito po ako magluto ng adobo. Para po ang hindi yung lansa niya medyo matanggal po. Tara, anong, matatanggal. Anong atay yan? Ito yung atay ng manok to. Atay ng manok. Bababad po natin siya sa toyo. Toyo. Suka at oyster sauce. Kung wala kayong oyster sauce sa bahay, okay lang po yan. Itong ginagawa ko po, ito po yung style ko po ng pagluluto ng adobong atay at paminta. Ayan. Rausaluin lang natin siya ng ganyan. Yan, bababad ko lang siguro mga 10 minutes na nakababad, 15 minutes, hanggang 20 minutes, okay na po yan. Hintay lang natin, babad lang natin ganyan. Ito na po yung binabad nating atay. 10 minutes na po natin binabad ito. Pero sa inyo po, kung gusto niyo mas matagal, sabi ko lagi, mas masarap. Dito na rin po yung ating mga gagamitin. Simulan na po natin, pilihin ko na itong kawali. Lagayin na po natin itong mantika. Ayan. Konting mantika lang. Okay na yan. Lagay natin ang makabagong pagigisa. Kaya amiga, bawang na una. Aking po, sibuyas ang unahin ko. Ayan. Lagay na rin po natin itong bawang. May sumamang laurel. Lagay na po natin itong ating binamad na atay. Sige, hayaan na po natin ang ganyan. Lagay na rin po natin yung laurel. Madali lang natin. Madali lang po ang pagluluto ng adobong atay. At napaka-easy lang po nito. Kabayan lang po natin ito. Ito na mga amigo, amiga, ang ating nilutong adobong atay ng manok. Sige po. Tapos na po ito. Patayin na po natin. Pinatuyo mo lang. Oo. Pinakakuha ko lang ito. Slow cook lang po ito at medyo iiwanan ko lang siya ng konti. Patayin na po natin ang ating niluto. Kunin na po natin, lagay na po natin sa isang malinis na lagayan ang ating adobong atay ni Don Quixote. Lagay natin ganyan. Yun. Yun o. Sairin natin yan, siyempre. Sayang at napakasarap ng ating sauce na yan eh. Yan, alam nyo naman. Pag si Don Quixote ang nagluto at ang inyong amiga, walang kaduda-duda. Talagang masarap na masarap na yan. Ito na po ang ating adobong atay ng manok. Ayan o. Sige. Yung sili po, depende po sa inyo yan ha. Optional po yan. Kaya na po ang bahala. Ito na tayo po.
Dito na po tayo sa ating pwesto, ang paboritong pwesto at ang paboritong poso ni Don Quixote, ang pagluluto po natin ng atay ng manok. Tikman na po natin ang ating niluto. Ito po yung adobong manok paborito. Isa sa paborito ni Don Quixote po ito, yung adobong manok na atay. Ayan. Sige, tikman na po natin. Siyempre, laging sinasabi ni Don Quixote, unang subo sa inyo, mga amigo, amiga. Ang sarap. Gustong-gusto ko kasi sa atay yung medyo malambot siya. Ayaw niyo yun, hindi. Kasi yung atay para sa akin, pagka lagi, sobra yung luto niya matigas. Kaya tamang-tama po yung luto niya. Tikman nyo natin yung sauce. Sakto-sakto. Pangalawang luto. Pangalawang subo pala. Amiga, para sa ito. Para sa ayon. Ang sarap. Pag nagustuhan nyo nga po pala ang aming ginawang adobong atay na pagluluto ng aking amiga, please subscribe, share, like, and comment. Ingat po!